So, babasahin ko yung ibang sagot mo and then babasahin mo yung ibang sagot mo. Tapos magbibigay ako ng feedback on both grammar and pronunciation. And for session 1, main focus natin is grammar, pero magpo-point out na rin ako ng pronunciation errors in case may encounter tayo. Okay? Okay. All right. Let me know pag ready ka na. At the start ng session, pinag-ano kita ng personality test. So, nakakatuwa kasi mataas yung score mo sa openness, conscientiousness, extroversion, tsaka agreeableness, medyo, so parang introvert ka nga talaga. Nasa lower part yung extroversion, pero nasa upper part yung agreeableness mo. Kailangan mo mag-ingat kasi napapagsamantalahan ka ng mga pushy na people, yung mga magagaling mamilit. So, yun yung usual downside pag mataas yung agreeableness mo. Pero, etong conscientiousness mo, so, mataas yung score mo, very rare yung mga tao na ganito. Feeling ko magsasucceed ka dito kasi ikaw yung type ng person na nakakapaglagay talaga ng effort. So, tingnan natin yung activities mo. So, activity 1, week 1, lesson 1. Nakalimutan ko itanong, kamusta yung experience mo sa pagsusulat? Eh, lakasan mo. Hindi kita marinig. Super hina. Biglang umulan sa amin. Umulan ba dyan? Dyan sa lugar nyo? Hindi naman. Hindi naman po. Okay. Ayun, mas malinaw ka na. Ah, okay. Baka humina lang yung battery or something. Connection. Yung first po sa ano ko, yung pagsusulat ng set yung activity one, medyo nahirapan ako kasi medyo matagal na ako hindi nakakapagsulat eh. Okay. Kasi parang, ano, kulang naman sa practice, tapos yung next, nung nakapagsulat yung week one, lesson one, tapos yung sa week two na ako, parang mapansin ko na okay na yung pagsusulat ko. Parang marami na akong ideas na pwede masulat. Totoo yun. Kadalasan kasi after natin lumabas ng school, wala na tayong writing activities. Unti-unti siyang nawawala. Pero maganda kasi since nag-enroll ka sa amin, nababalik yung practice. Kasi wala naman choice eh, di ba? Pag hindi ka naman nagsulat, hindi tayo magko-coaching. So, yun, nagsulat ka tuloy. And dahil nagsulat ka, maraming lessons from school na nagising ulit sa'yo. Oh, yes, sir. So, yun. So, ang gagawin natin ngayon, babasahin natin yung mga sagot mo, tapos magbibigay ako ng feedback. Okay? Sa activity 1, kalimutan mo lagyan ng space. Maganda ako may space to. Yan to, tingin mo. Na-edit ko yun sa'yo. Pag nakaganyan kasi siya, mas madali siyang basahin. Tsaka mas madaling makita kung may mali. Okay, start tayo. So, sabi mo dito, my name is Jim Ver. I live in Davao City. Nakatera ka pa rin ba sa Davao hanggang ngayon? Okay, sa Pampanga ka. So, tama to. I live in Davao City. Before. Diba? Before. Pag live kasi, ibig sabihin dati. Pero pag ngayon, mas maganda, sabihin mo na, I live in Pampanga. Kasi, nandiyan ka na eh. Diba? I work as a factory worker. Nagtatrabaho ka pa rin ba as a factory worker ngayon? Hindi na po. Wow. May ED na to. So, nagigets mo? Pag past, may ED. Pero pag present, walang ED. So, lalagyan ko siya ng ED, tapos i-highlight ko siya na green para alam mo na binago ko siya. Okay? Next, my job was to refill and pack liniment oil. I used to work in Sched Marketing Company for 2 years. Pwedeng I work in. Oo. So, babaguhin ko na ha. Ang gagawin ko, imamark ko ng red yung used to. Tapos burahin mo na lang siya mamaya. I work. In said marketing company. Oo. Tama ka. I work in said marketing. So, yan. So, pagtatanggalin red, pag idadagdag green, ganun ako mag-highlight. Okay? My dream is to work in a high-paying job here in the Philippines. Okay.
May dashi lang yung high paying. Next, I want to earn 15 to 20,000 a month without working abroad. I'm good at being positive in any situation. I love listening to audiobooks. Ayaw mo na? Ayaw mo na ng audiobooks? Gusto mo pa? Gusto pa? Ano oh. Kahit podcast po. Yun. So, tanggalin mo yung D. Kasi pag sinabi mong loved, dati yun, hindi na ngayon. Okay po. Okay? So, yun ang ano. Yun ang kailangan mong tandaan. So, mukhang medyo nahihirapan ka dito sa part na to. So, pag loved, pag may D sa dulo, ibig sabihin tapos na. Hindi na. So, kaya kailangan mong tanggalin tong D. I also, so, i-assume ko na, ano pa rin. So, tanggalin mo tong red. Okay? Okay. I've been following What You Will Learn podcast. What You Will Learn on podcasts. I spend my time listening 2 to 4 hours a day. They taught me many things and new ideas in life. I graduated high school in formal schooling by the help of ALS or Alternative Learning System in DepEd. I passed the exam with an overall score of 76.80. The passing score is 60 and above. Very good. Diba? So, wala tayo masyadong error dun sa dulo. So, umpisa lang. At yung error mo sa umpisa ay paulit-ulit, isang klase lang. Yung may ED. Yung D tsaka ED. Okay? So, basta past. Tandaan mo, past tsaka present. Yun lang yung kailangan mo. Ano, kailangan mo lang bantayan. Yung iba naman kasi tama eh. So, ibig sabihin, kaya mo. Meron ka lang nakakalimutan minsan. And ito yun. Yung mga naka-highlight. So, lagay mo siya sa notes mo bago mo burahin. Yes, okay? So, next. Activity 2. Yung activity 2, so nabasa mo yung lesson na ginawa ko, na panood mo yung video, so in-explain ko na ang main purpose nito ay para masanay ka with mga difficult questions and para masanay ka makapag-usap. Kasi ito yung questions na tinatanong pag nakikipag-usap ka sa tao and ito yung questions na sasagutin mo pag nakikipag-usap ka sa tao. Right? Yes. Okay. So maganda, may sales experience ka rin. Malaking tulong yun kung mag-a-apply ka. This time, ikaw naman ang magbabasa. Okay po. Bago ako mag-start, tutulungan ka tayo sa yung katong ginawa. Kailangan mo yung space eh. Kasi reminder yan. O game. Basa. Okay. Week 1, lesson 3, activity 3. I live in Surrey, Davao City. From my house, you have to walk a little and turn right to see the roadside. Once you see, you see it, walk straight down. There's a vehicle store called Where Than You. Sometimes there are tricycle drivers passing by and waiting for passengers. You're lucky if there is a tricycle. If no tricycle passes by, you can walk until you are on the main road. From the Where Than You store, turn right and walk straight, and you will see a church called Iglesia Ni Cristo. From Iglesia Ni Cristo church, turn left. Walk straight and you will be on the main road for 2 minutes. Be careful, sometimes the cars along the road are running too fast. Pay attention only. Once you see the tricycle battery station, there are tricycles passing through the main road. When you get on the tricycle, tell the driver you're going to get animals. You will pass by a cemetery along the road, and the tricycle driver will turn left. There's an intersection where the driver will turn left. You will see a big building with the logos of Gaetano Mall. The tricycle driver will drop you off in the front of the entrance in the mall, and you have to pay 70 pesos and off you go. Okay, very good. So, balik tayo sa taas, from the top. Kita mo yung mga hinighlight ko na words? Yes po.
So, pag in-highlight ko siya ng red, gaya nga na sinabi ko kanina, burahin mo na lang. Okay po. So, with a logo. Kasi isa lang. Pag logos, ibig sabihin marami. Marami. Okay po. So, next. Ano naman yung ibig sabihin ng highlight na yellow? Ibig sabihin, kailangan natin alagaan yung pronunciation ng words na yun. Pronunciation. Oo, pronunciation siya. So, yung first word na naka-highlight na yellow, can you read? Can you read that again? Tricycle. It's tricycle. Tricycle. Yeah, hindi siya tricycle. 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 Okay. Tricycle. 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 Hindi tricycle. Tandaan mo, hindi siya kel. Tricycle. Tricycle. Yun. Tricycle. Tricycle. Oh, yun. Tricycle. 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 Nasa gitna. Tricycle. Tricycle. Yun. Tama yun. Ulit. Tricycle. Okay. Alright, better. Next. Ito, in-explain ko to sa lesson 5. Oh, paano? Intersection. Very good. Oh, ito mo. Iyon yung sinasabi ko. Alam mo na siya, pero dahil hindi mo pa siya inulit ng inulit, bumabalik sa iyo yung nakasanayan mo. Yes, okay. So, yun yung dahilan kung bakit medyo pa ulit-ulit yung ibang activities na pinapagawa ko. So, yun. So, habang ano, like, let's say, ready ka na mag-apply, let's say, nasa week 2 or nasa week 3 ka na, and gusto mong mag-apply, balikan mo pa rin yung week 1 mo. Tignan mo lahat ng words na naka-highlight na yellow kasi yun yung kailangan mong alagaan. Okay. Kasi baka, di ba, ano ka na, perfect ka na, well, confident ka na and maayos ka na sa pronunciation most of the time. Pero merong isang word na ano na paulit-ulit na kailangan mo ayusin. So, yun yung main reason kung bakit ayusin natin yung grammar mo sa simple sentences and yung pronunciation mo with the most commonly used words. Okay? Okay. Right. Activity 4. Ah, hindi ko alam to ah. Sige nga, kwento mo sa akin to. Activity 4, part 1. Part 1. Beautiful Scars, one of my favorite songs in 2020. First time I heard this song was on YouTube. It is a song of love and acceptance. That each of us is beautiful in their own way. Mistakes and heartaches are part of growing up and remind us not to be too hard on ourselves. So, that wrong decision is a lesson you need to go through. Every time I play this song, it brings back my own memories of where I am now and how strong I am. Failures and mistakes are processes we need in life, so we might be a better version of ourselves. When you start to accept your flaws and embrace them, it will make you stronger and better in life. That's why I can't get high with beautiful stars. Okay. Parang ano, parang kinakanta mo rin siya, the way na... Oh, yes. Okay, teka lang, sandali. Ito, sa ano ko na to i-explain talaga dapat. Pero, i-share ko na to sa'yo ngayon. Okay po. Ito, mga naka-highlight na orange is grammar errors. Grammar errors. Okay, so start tayo. Yung first, ano, inurong ko yung beautiful scars mo dun sa second sentence mo. Kita mo yung ginawa ko. Tapos, siguro tanggalin na natin itong isa, yung nauna. So, ito na yung first sentence mo ngayon. Okay? Okay. Bakit ko to ginawa?
Kasi one of my favorite songs in 2020, hindi siya complete sentence. Hindi mo sinabi kung ano. Right? Oh, so pag sinabi mong one of my favorite songs in 2020 is Beautiful Scars, kompleto na siya. Right? So, yun yung lesson in completing sentences. Kailangan kompleto yung sentence mo. Tapos next, ito minor lang, pero napansin ko umulit siya. Nakalimutan ko siya i-highlight dun sa taas. Yung cemetery mo, capital. So, in-highlight ko na siya ng orange. Tignan mo na lang mamaya. Yung first time I heard this song was on YouTube. Ngayon, yung YouTube, anong mali dito? Tingin mo. Should be capital po. Very good. So, yun. Capitalization. Okay? Okay po. Next. Meron pala. Meron ba pala? Bigyan natin yung orange. So, bala ko ituro sa week 2 ay ito. Instead of using pronouns, mas maganda na maging specific ka. Okay? So, itong it's a song of love and acceptance. Ano yung song of love and acceptance? Yung song na very good. So, kung ako yung magsusulat niyan, so, gagawa ako ng own sentence ko para lang maintindihan mo kung yung, ano yung pattern. So, ganun kasi ako magturo. Magbibigay muna ako ng example bago ko i-explain. Okay? Medyo mahaba siya, pero exactly. Pwede mo rin putulin to kung gusto mo. Kung gusto mo lang, pero mas gusto ko tong mahabang to. Pwede mong, ito yung mas simpler version itong, ano, itong sentence na to. So, kinross out ko yung una. Pwedeng diretso, Beautiful Scars is a song about love and acceptance. Right? That each of us, so, same principle. Beautiful Scars capital yung S ng scars dahil title siya is sige nga, basahin mo yung dalawang green sentences. Beautiful Scars is a song about love and acceptance. Beautiful Scars is about how each of us is beautiful in our own way. Yun. So, kompleto siya, diba? So, let's say, itong end, papalta natin ng Beautiful Scars. Yup. Copy paste.
Okay. So, kung in-edit ko lahat. Pero okay lang. Hindi lahat ha. Meron akong ibang sentences na in-edit and solid yung paggagawa mo sa sentences na yun. So, nag-ano lang ako, yung mga missing na ano, mga incomplete sentences. Okay. Kaya ako siya sinulat. Kasi, hindi kompleto yung idea eh. Basahin mo siya na pinalpan na. One of my favorite songs in 2020 is Beautiful Car. First time I heard this song was on YouTube. In Song of Love, Beautiful Scar is a song about love and acceptance. That each of us is beautiful. Hey, yung kapalit, pinunta natin siya. Next sentence, Sim. Beautiful Scar is about how each of us is beautiful in our own way. Mistakes and heartaches are part of growing up. Remind us not to be beautiful scars. Remind us not to be so hard on ourselves. That wrong decision is a lesson we need to go through. Every time I play this song, it brings back my own memories. I remember where I am now and how strong I became. Became. Failures and mistakes are practices we need in life. I'm reminded how we might be a better version of ourselves when we start to accept your flaws and embrace them. Next. Accepting your flaws will make us stronger and better in life. That's why I'm not gonna hide this beautiful scar. So, anong feel mong difference ngayong inano natin yung... Ano, complete sentence tsaka mas professional kung pag binabasa. Diba? Pero own words mo yun, diba? Na-just lang natin ng konti. Pag ganyan ka na magsulat, kompleto na siya, ano yung tingin mong chances mo na ma-hire ka sa high-paying job? Tingin ko po mga 80%. 80%. Edi ang saya. So, ganun lang. Maliliit na adjustments at pag nakuha mo na, okay na. Okay po. So, wala kang dahilan para matakot pag nag-a-apply ka. Okay po. So, next ay to. Sabi mo, ayun, activity part 2. My favorite movie of all time is Harry Potter. This is the first movie I've watched. 2005, when my classmate Marisa introduced this movie to me, her family will be having a movie marathon at that time, and she asked me if I want to watch.
Full of Superstones and Chamber of Secrets. It's a story of Harry and his friends, Hermione Granger and Ron Weasley against Voldemort. But Voldemort is a bad guy in the movie who kills muggles or non-magical humans. My favorite character is Hermione Granger. Hermione is a human wizard without a pure blood or magical bloodline in her family. She helped Harry allow to solve mysteries in Hogwarts School. She's brave enough to stand against Voldemort. Hermione is wise and smart in making decisions and plans. I learned a lot about her character, that if I am brave enough and good in making decisions and apply this to my life, I know whatever my dreams are, I can achieve it. Very good. Corrections. Ito, maganda dito. Most of your sentences are complete. Dalawa lang yung nahanap ko. Okay. Tatlo. Ito, yung ano, it was. Kulang ka ng it was. Pag in-add mo tong it was, kompleto na siya. Basta yung mga yung sentence. Pag-try ko ulit. Yep, yung green lang. It was 2:05 when my classmate Marisa introduced this movie to me. Diba? Mas complete siya. Next, okay, yung orange ay... Anong problema na itong orange? Nakalimutan ko siya, ano, i-check ulit. Naka-capitalize po siya. Meron kang hindi naka-capitalize na dapat naka-capitalize? Opo. Right? So yun, kaya ka mag-ingat ka sa capitalization. Kasi tingnan mo, umulit siya. Okay. And yun yung maganda kasi paulit-ulit siya. Alam natin na isa lang yung kailangan natin bantayan. Okay po. So, next. To yellow pronunciation. Favorite. 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 Very good. Yun lang. Actually, yun po talaga yung problema ko kasi interview questions. Yung questions na gusto na tinatanong sa call center, 5 days lang yun at tapos nun, sinapak na kami sa applying. Namahan niya kami sa 5 call center company. First ko pong na-apply yan is call center. And wala po talaga ako nasagot. Talagang as in, parang nanginginig po yung for the first time, kasi sinabi ko sa kanya yung interview po sa amin na may problema po ako sa PNP at saka BNP. PNF at saka BNP. PNF, yun ang sinabi niya sa akin. Sabi niya, kailangan ko daw i-practice yun. Tapos yun po, yun din ang reason bakit ko kayo na data. Actually, no, ito, may 2017 ko pa nakita yung ano yung Facebook page nyo. Mm-hmm. Tapos lagi mo lang kayo pinapalo. Okay. Pero buti natuloy ka na ngayon. Hindi, tsaka dati naman kasi wala kami binibentang lessons or ano eh. Lahat yung libre. Pero dati, wala akong English lessons. Mm-hmm. Wala akong binibentang English lessons dati. Dati, puro interview tips lang ako. Pero, nung nagtrabaho kasi ako sa call center, na-realize ko, pwede kang pumasa sa call center ng balubalokdot yung English mo. In fact, merong mga YouTuber na ang dami nilang followers dahil puro sure hard tips daw sila.
mga paano nila uutuin yung interviewer. Pero, ano eh, nung nagtatrabaho ako sa call center, ang dami ko nakita na pumasa, na mali-mali yung English nila, pero pumasa sila, nakutunan nila yung interviewer, nakalusot sila, pero araw-araw ng buhay nila, impyerno. Actually, ako po, I'm glad na po kasi na hindi ako nakapag-transfer ngayon. Kasi talaga alam ko po hindi pa ako ready. Kasi hindi ko alam, parang ano po, parang mag-feeling ako na. Pero actually, na-realize ko po na din eh, na nakapag-spend ako ng 1,000. Na-realize ko na hindi pa talaga ako ready. Yeah. Sabi ko, stop mo na ako, tapos nag-work mo na ako dito sa Metra, sa Pampanga. Tapos sabi ko, mag-iipon mo na ako para when it comes to ano, pagtatrabaho sa ano, mag-switch ka to another job from, kunyari, nag-work ka ngayon sa factory, pwede ka mag-apply. Siguro kahit once a month, gamitin mo yung isang rest day mo. Tignan mo lang kung ano yung assessment nila sa'yo. Tapos kung feeling mo okay ka na, ganito rin kasi, kailangan mong isipin to. So, maraming tao hindi nila iniisip to. Gagastos ka ng siguro mga 10,000 to 15,000 para matanggap. Hindi naman para matanggap. Pag mag-a-apply ka, kasi diba, gagastos kang pamasahe, gagastos kang pagkain. Diba? Tapos, eto yun. Pag natanggap ka, hindi mo naman makukuha yung sahod mo agad pag natanggap ka eh. Kailangan mo pumasok ng siguro 2 weeks or 3 weeks. Tapos siya ka palang kukuha ng kikita ng sweldo, right? Yung 5 days, yung 2 weeks or 3 weeks na papasok ka, kailangan mong kumain, kailangan mong gumastos ng pamasahe. And kung nag-rent ka dyan, kailangan mo ng pambayad sa rent, di ba? Hindi naman pwedeng utang yun. Habang may work ka, magtabi ka, mag-practice ka, itong mga activities na to, I'm sure, guaranteed talaga to. Kasi itong activities na to, ito yung activities na ginawa ko sa sarili ko para umayos ako. Yes, actually, sa gabing talagang helpful talaga. Kasi nung kawit ko po, napansin ko po na mas marami na po ko nung nasuna. Parang feeling ko expert na ako magsana. Max expert? Feeling ko lang. Hindi, malaking tulong yun kung ganun. Week 1 na, parang nahirap ako ano po yung nasunod ko na sasabihin. Sa week 2, parang ano na po, nagpulong ko ba, parang apply ko na po yung understand. Sabihin ko parang ano po yung next level sabihin ko po. Hindi niya. Napapagalan lang po kasi ng credit ko po sa trabaho ko dito sa akin. Oo, oh, walang problema. Yung lahat ng free time mo, magsulat ka lang and mag-practice ka and message mo kami pag may question ka. Pag merong part na nahihirapan ka, mag-message ka sa amin. Yun yung additional assistance na matatanggap mo pag naka-enroll ka sa amin. So, message ka, sasagot kami kagad. Screenshot mo yung tanong mo. Kunyari, o ito, medyo nahirapan ako dito. Screenshot mo, padala mo sa amin. Session 2 kasi, ang gagawin natin, more on pronunciation na tayo. Kasi sa 1, ang focus natin is grammar. Okay? Ito, I learned in this activity not to put all your ideas in one sentence. I can make writing hard to understand. Ito lang, lagyan mo lang ng space. Huwag mo i-double space lang yung ano. Kasi, yung isang dahilan kung bakit may space, linalagay ko kasi sa baba yung ano, yung correction. Good job sa lesson 7. Dahil nakuha mo yung idea na paghiwalay mo siya. So, week 1, ang ano lang natin is one sentence paragraph, shortened sentences. Kasi gusto kong maging komportable ka magsulat. Imbis na mag-iisip ka ng kung anong idea, anong magandang paragraph, hindi tayo mag-iisip ng ganun. Ang objective ko lang is, habang nagsusulat ka, o dagdagan mo isa pang sentence, o dagdagan mo ng isa pang sentence, dagdagan mo ng isa pang sentence. Tapos edi sige, arrange mo, ito, unahin mo to, ito lagi mo sa gitna, ito lagi mo sa dulo. Ganun lang. Diba? So, ngayon, tignan natin yung mga sinulat mo. Nga pala. Nagsulat ka ng 32 pages. Anong feeling nun? Anong feeling ng nagsulat ka ng 32 pages? In
nga po, first, parang akira po, hindi ko po alam ang sasabihin ko niya, kasi ganyan. Pero, habang kumatulog po ako ng mga parang, ano po, parang, mas comfortable na ako, naman hindi ako nakikinapas. Sa alam ko na po po, mayroon ako idea, mayroon mga lumalagas sa English. Okay. And ano, sobrang proud ako sa'yo. Nagsulat ka ng 32 pages. Meron nga akong ano, nung nag-start ako dito, nag-start ako magturo online, nag-aalala ako kasi baka may magreklamo. Kasi dati, libre lang naman lahat eh. Pag libre, wala naman magre-reklamo sa'yo, di ba? Pero pag may bayad, baka may magreklamo. So, iniisip ko, paano pag may nagreklamo, sinabi niya, tinake niya yung lessons, ginawa niya yung activity, pero hindi pa rin siya confident. So, pinaghandaan ko yun. And, ano kasi ako eh, pareho tayo, mababa yung score ko sa extroversion, mataas din yung score ko sa agreeableness. Kaya alam ko yung advice na yun. Na-experience ko na yung mga tao na magaling mamilit, napipilit ako, at napapahamak ako or nalulugi ako dahil dun. So, pinag-isipan ko yun, what if may nag-enroll sa akin, take siya ng 6 weeks, tapos hindi naman nag-improve yung English niya. So, ang bala ko na solution doon, sabihin ko sa ano, or hindi siya natatanggap sa trabaho, sabihin ko sa kanya, oh, ito, sulat mo tong story na to. I have bad English skills, and then I found this, tatawagin ko na yung sarili kong scammer. I found this scammer, Kevin. He charged me money. He said he's gonna teach me English, but I didn't learn anything. I wrote 32 pages of English, and it is hard. My brain is bleeding. My nose is bleeding. But I kept writing, I kept practicing my grammar, I kept practicing my pronunciation, and then I keep repeating the process for 6 weeks. Finally, Kevin said, I'm not gonna teach you anymore because you're ready. But I don't feel confident. Kevin said I should apply. So, I'm gonna apply now. So, I'm here in this call center. So, wala lang. Parang ano lang. In-exaggerate ko. Na hindi ko naman in-ano. Pinagawa ko lang ng ano. Pero, imagine mo eh, magsusulat ka ng 32 pages for 6 weeks. Anong level ng English mo pagkatapos nun? Diba? So, kung nung una nahihirapan ka, tapos nasa week 2 ka na ngayon, tapos medyo mas madali ka na, feeling mo expert ka, anong pa kaya itsura niyan pag 6 weeks na? Sana masuot na po. Diba? Actually, sir. Tapos, ito lang yung naisip ko. Pag kunyari, minsan may ma-encounter ka sa job application na medyo na-intimidate ka kasi parang ang galing-galing nila mag-English. So let's say, 32 pages tong sinulat mo and inulit mo to for 6 weeks. 32 times 6. Oh, may calculator ako. 192. So almost 200 pages. So, pag kunyari, na-intimidate ka, dapat nasa loob-loob mo. Bakit ito bang mga nag-a-apply na to, kaya ba nila magsulat ng 200 pages? Kasi ako, kaya ko. Diba? So, itong program na to, dinesign ko talaga to na kahit anong mali mo, kahit magka-leche-leche ka, ready ka pa rin. As in, dinesign ko to na foolproof talaga. Pero syempre, one condition. Pag nag-quit yung student, edi wala. Pag sumuko yung student, wala talaga. Pero for the students na hindi mag-give up, for the students na gagawa ng activity, guaranteed talaga na papasa sila. Actually, sir, Kevin, nung susulat ko ako ng activity na pinapagawa, na-realize ko nga po na siguro dahil sa nag-start ako ng maaga na trabaho, tapos nag-stop ako sa pagka-after graduate ng high school, parang nawala yung pag-ano ko na mag-sulat. Pero ngayon, sa week
isang week lesson mo po. More than po yung nasulat ko eh, sa requirement na 20 sentences po. Saka nag-i-enjoy po kasi sa sulat ngayon. Pwede mo maging income yan later kung gusto mo. Kasi ako, dati hindi ko alam kung ano yung special skill ko eh. Kaya lang naman ako nagsulat kasi pinilit ako ng boss ko eh. Ito, isulat mo to. Ito, isulat mo to. Kasi gusto niya ako yung taga-sulat niya eh. Tapos eventually, natuwa na lang ako. Ang dami ko palang nasulat oh. Tapos sinabi sa akin ng friend ko, uy, ano mo, mag-vlog ka. Tapos nagulat-gulat na lang ako. May call center training tips na ako. May kung ano-anong website na akong pinagsusulatan. Tapos yung nakilala ko sa church, sabi niya, oh, may client ako, naghahanap ng writer, papakilala kita. Nagka-client ako, meron akong 500 a week. Tapos yung 500 a week, naging 1,000 a week. Yung 1,000 a week, naging 3,000 a week. E part-time lang yun. Kung gusto mo talaga magsulat, malaki ang bayad sa writer. Lalo na kung ano ka, kung ganyang kataas yung conscientiousness mo. I-keep mo yung trabaho mo. Magtrabaho ka sa ano, kung ano man yung trabaho mo ngayon. Tapos magsulat ka. Magsulat ko on the side. Kahit tapos na yung training natin, meron akong mga ano, meron akong mga writing program. Nag-sign up ka ba nun? Actually, sir, Kevin, yung sabi ko ang feeling ko, sabi ko na, nandiyan yung kawa ko dun na, meron ko kasi kayong yung magsusulat ko ng story about boring topic. And then, magulat po kasi nakapagsulat po ako ng dere-derecho ng hindi na po ko nahihirapan na ako yung susunod. And tapos dun po mo nag-idea na kata kasi yung kung makukuha ng isang topic po, magsusulat ako about the kaya about kumari po ang naisip mo po ngayong araw nito about like book, Bible, or thoughts, ganun. Pwede. Bigyan ko po sila ng meaning. Hindi ko po nakuha sa engineer ha. So, ito mo nun. Ano yung pinakamahal na binili mo? Ano yung kwento, ba't mo binili yun? Or nag-ginastosan mo? Ano yung kwento, bakit mo ginastos yung perang yun dun sa bagay na yun? Pwedeng ano yun? Pwedeng topic yun? Yes po. Ano yung binili mo na proud ka? Or, basta, puro story. Yes, yun po yung ano ko, yung nakuha ko idea sa week 2 module niya po. Sobrang ano nga po eh, parang thankful po ako kasi sobrang nakabagay ko sa class niya. Proud ako dun sa kung ano yung magiging ikaw 5 years from now. Yung ngayon, hindi natin mapapansin eh. Pero 5 years from now, makikita mo, pag nagtuloy-tuloy yung pagsusulat mo, ibang-iba talaga yung buhay. Yes, sir. Ako sobrang thankful ako dun sa boss ko na namilit sa akin na magsulat. Kasi nung time na nagtatrabaho ako dun, ano, college dropout ako. Tapos, as in, wala talaga akong future. And nagtrabaho lang ako dun, promodizer lang ako. Tapos parang, mababa sila magbigay ng sahod. Pero binibida nila na, ano, yung company natin, may company library, pwede ka maghiram ng books. Tapos isulat mo lahat ng natututunan mo. Yun lang, maghiram ka ng books, isulat mo lahat ng natututunan mo. Tapos kakagadan ko, nagsusulat na ako. Tapos, sipin mo, nung pandemic, ito yung trabaho ko. Nagtuturo ako ng English, nag-share ako ng life experience ko. Yun lang, sa nag-start. 2011, nagsusulat ako araw-araw. Tapos noong 2020, naalala ko yung, ano, na-mention mo, Bible. Naalala ko yung kwento ng Noah's Ark. Magandang kwento po niya. Kasi, tandang-tanda ako to. Sinasama ako ng friends ko sa mga, ano, yung mga house party, mag-inuman sila, kakain. Tapos, day off ko yun, and naghahabol ako ng ipopost ko sa vlog. Nag-iinuman, nagsusulat pa rin ako. Medyo abnormal yung tingin nila sa akin kasi nag-aano ako ng ano, ng ganun. Tapos, hindi ko akalain na dahil dun sa experience ko na nagsulat ako, nagkaroon ako ng freelance work, na close ako ng kliyente na malaki magbigay. And nung nagkaroon ng pandemic at nagsara yung napakaraming negosyo, meron akong source of income na
ano lang, English lang. Lahat ng kilala ko personally, maano na sila mag-English, so hindi sila bibili sa akin. Pero ang daming strangers na nag-enroll na ano lang tinuturo ko, one sentence paragraph, short 10 sentences, o ito, pronounce natin, papakinggan kita, basahin mo, papakinggan kita, sasabihin ko kung ano yung kailangan ayusin. Tapos pera na yun. So parang itong pagsusulat yung naging arc para sa akin. Actually, Sir Candy, hindi ko naman talaga na kasi mula na ito ba sa Candy, parang ano ko na po siya nang sumabang ulit na mag-accepter. Dahil lang dito sa pandemic talaga ngayon, parang naging kipis ko talaga ako ang pasera kasi hindi ko alam kung ano ko matutulungan ang family ko. Kanini ko siyempre nagkakaibot sa buong kasi ako sorry kung makapag pa din ang pera. And then, lagi din ako ina-offer na mag-upload mo lang, mag-upload. Kasi basta akong po kasi, meron po kasi ako naging bagong post. Kasi ang sabi ko sa akin na, huwag daw po akong punta ng upload para lang maging play sa ibang podcast kanina. So, lagi ko yung tumatak sa isip ko, kaya sabi ko baka merong iba ko eh. Mag-pwede akong kumita ng kapareta ko din sa upload. Nandito na ako sa TV. Then, ano ko nga po, yung feeling sa TV, baka ito na yun. Tapos, tingalo ko kayo, siguro kung kapag-wish na lang akong partner. Ngayon lang. Talaga ako na yun sa loob na aktiv na kung pagka na, baka ito na yun. Sige na, and thankful talaga ako na meron pong mga kagaya kasi dito hila lang yung mga kagaya niyo kasi sa experience ko po, bisawang thousand pesos na lang binayo ko. Ay, no, naman po na maliit lang yun. Pero yung learning na makukuha ko sa ito, hindi ko na-achieve sa person na yun. Yung guide na yun na, talaga, I feel disappointed ko talaga yung time na yun. Na-discourage pa ako, kaya sabi ko, kaya yun, sabi ko magtrabaho na ako ng dati kong trabaho, yun nga, yun, work ako at kasabay ulit dito, napalikot po ko dito sa ako. Okay naman sana po yung ibang basta na lang yata kung din, hindi na po talaga ito. O kasi ang daming biglang gastos eh. Yes, opo. Ang dami natin binibili ngayon na hindi natin binibili 5 years ago. Opo, ang dami nga po. And kasi maano po ako eh, parang hindi ko po alam kasi one day ko nagising na lang ako na realize na wala po ko ink, wala po ko savings, wala ko bahay, wala po ko nasave. And then yung parents ko, yung mother ko po is 60 years, mag-60 years old na next year. And na-isip ko po, kailangan ko na po gumawa ng paraan po para ngayon pa na po maging kumakot po. Mag-35 ako nung wala ako. Wala po ako. Walang narating. Meron kaming program. Bala ko siya ibenta in the future, pero sa ngayon libre pa lang siya. Ipapadala ko sa yung link doon para madagdagan yung writing skills mo. Itong program na to is more on ano, mga writing exercise. Ipapasign up kita doon, pero ang priority mo is matapos mo muna tong binayaran mo. Okay? So yung program na isa, makakaantay yun, iyan ako lang para nandun ka na, para na sa'yo na yung activity. Kasi gusto ko talagang, matulungan ka. And gusto ko manlibre ka ng pizza, pa cheeseburger ka sa team namin pag nakuha mo na yung gusto mong trabaho. Kasi balak talaga kitang singilin, balak kitang kuhaan ng maraming pera, pero gusto ko marami ka rin munang pera bago kita kuhaan ng pera. Kasi hindi ko maintindihan yung style ng iba eh. Kukuha sila ng pera sa taong walang pera. Maganda kumuha ng pera sa taong maraming pera. Yun ang turo sa akin ng mga boss ko. Ba't ka magbibenta ng sobrang mura? Magbenta ka ng something na
magkakatrabaho sila tsaka mo sila bentahan ng mas mahal. Eh, yun yung natutunan ko sa mga trabaho ko dati. Kaya, yun. Anyway, kung gusto mo naman mag-apply, pwede naman. Ang recommendation ko, gawin muna natin yung ano, yung activity 2. So, tingnan natin yung pronunciation mo. Tapos, yun. Ano lang, relax lang and magsulat ka lang and huwag kang ma-pressure. Alam ko yung feeling na yun eh. Kasi parang habang tumatanda ka, parang nagmamadali ka nga. Pero, unti-unti. Yung sinusulat mo, nakita ko yung email address mo, tinry mo yata mag-vlog. Magsulat ka. Magsulat ka, tapos i-vlog mo yung sinulat mo, magkwento ka tungkol dun sa sinulat mo. Diba, sa YouTube ko, minsan may video ko, inaano ko lang. Kinikwento ko lang yung sinulat ko, binabasa ko, tapos kinikwento ko kung ano yung pumapasok sa isip ko. O pwedeng ganung style yun. Maraming ideas. Pero, yun nga, unti-unti. Parang feeling ko ang nangyari sa'yo, since mataas yung score mo sa conscientiousness, nag-focus ka masyado dun sa work mo, kasi nagtatrabaho ka lang, hindi mo masyadong naisip ko yung direction mo. And ngayon, naiisip mo na siya. Lalo na ngayon, nagsusulat ka. Kasi may mga tanong ako sa'yo tungkol sa goal, di ba? Ano yung goal mo? Ano yung balak mo sa buhay? Ano yung gusto mong mangyari? And pag sinusulat mo yun, mapapaisip ka talaga. So, ito pa, more than 30 seconds. Okay lang naman, pero huwag naman lahat kasi mahirap mag-check. Hahaba naman yung mga susunod na activity. So, ano yun? Basahin natin tong activity 7 part 2. Pinili mo dito advantages of someone who lives in Parañaque. Advantages of someone who lives in Parañaque. People who live in Parañaque are free to iron. Parañaque is one of the cities in Luzon. And one city in Parañaque. I was enrolled in elementary grade 5 in 2005. I graduated grade 2 in 2009. I lived in Parañaque for almost 4 years. Living in Parañaque was not easy. But the good thing is, you can find a job very easily. In 4 years of living in Parañaque, I learned to work in Christmas. I work at a service school in Santiago Bacete. I also work as a part-time house helper. I make extra income by washing clothes in another house. I work as a nanny. I was able to help my family. I become responsible for myself and for my family. So, I was able to graduate with this for my hard-earned money. I learned to socially have a job. People who become my friends help me a lot in life. If you live in Parañaque, there's a lot of opportunity. Just be resourceful and be hardworking. Okay, very good. So, ito lang, napansin mo, so tinanggal ko yung enrolled. I was in elementary grade 5 in to June. Orange. Bakit orange yung June? Dapat po kapitalize. Tama. I graduated grade 6 in 2009. Ay, ito po ko na 2 years. Okay. Hindi. Ayos lang naman yan. Sabi ng Google, lagyan ko daw ng in. I graduated in grade 6, 2009. I lived in Parañaque for almost 4 years. Living in Parañaque was not easy, but the good thing is you can find a job there easily. I learned to work and earn money. Ito, kaya siya orange. In 4 years living in Parañaque, incomplete siya. Incomplete. Oo. So, pwedeng ganito. Okay po. So, complete na siya. Okay? Okay po. Next. I learned to, ito, yung pinalitan ko. I became responsible for myself and for my family.
Okay? Okay po. So, next, yung sinulat mo, advantages of someone who grew up poor. Advantage of growing who grew up poor. Growing up poor is not easy job. I know that because I'm one of them. For me, being poor gives me a lot of learning in life. At a young age, I started working. I learned to support myself. I managed to move my task while I work. I graduated in elementary and high school on my own with the money I earned while working. I helped my mother pay her monthly bills too. I also learned to save and count every penny I have. Being poor taught me to be tough in any kind of situation. I learned to get out of my comfort zone. I work hard in every job I take. I have the patience of achieving my goals. I learned to be disciplined too. I also set goals to accomplish my tasks to make my job easier. Being poor motivates me more to be successful in life and career. It gives me strength to move forward. I know being poor has a lot of advantages. It will teach you how to survive in a tough world you live in. Whatever situation I have, whether it's from my work or personal problems, I know how to deal with it now. Believing in yourself and never giving up will make your goals and dreams can come true. Okay, very good. So, kaya mo naman pala eh. Ito lang inayos ko dito. Part 3. Advantage of hiring you. I grew up without a father. I learned to support myself at a young age. My mother was the only one who supported our family. That's why I decided to help my mother with our expenses. I was 14 when I started work. I used to make income to pay our monthly bills and then leave school. I graduated in elementary high school on my own hard work. I learned some skills to offer to my customers. I do part-time attacks at night at the nanny. I also clean other people's houses too. And I help my mother with her job washing other people's clothes. I also knew how to sell. I do door-to-door selling dishwashing products. I also work in factory here in Davao. I refill minimum oil and ultra packaging. I learn a lot of trading in all the jobs I have. I work fast to make sure that I do it properly. I am also a hardworking person. I listen to my customers' needs and do the action that needed to be done. If I don't know something, I ask for some help from my coworkers. I do some research on my own too to make my job easy. Even if my experience is not related to a company, but through my experience, I have confidence in whatever position you will give me. I know that I have what it takes to work in your company. Would you hire me? Yung pronunciation na lang ako reklamo. Okay, no? So, feeling ko okay ka sa pronunciation. Or at least, wala ako naririnig na ano, it's a standout as mali. Orange pa yun. So, ito, na-explain ko na kanina yung incomplete sentence, diba? Ano, incomplete sentence? So, tanggalin mo na to. So, good. Good yung answers mo. Thank you. So, this time, so, basahin natin yung sagot mo sa, ano, sa final activity. So, part 1, pwede ka na rin dumiretso sa part 2. Hindi mo na kailangan basahin yung activity. So, I guess, ang title nito is What I Learned. So, ito lang yung basahin mo na additional. What I Learned at week 1. Tapos, basahin mo yung, ano, yung answers mo. Hindi mo na kailangan basahin yung word na activity 1, activity 2. Dire-diretso ka na lang. Tapos, hanggang part 2. Tapos, part 3,
discuss natin pagkatapos. Okay po. What I learned at week one, I learned in this activity how to introduce myself by introducing yourself when you're applying to make the interviewers know you better. This could help me in my conversation with other people because I have the confidence to express myself more. I learned in this activity about asking questions and how to answer them correctly. Familiarizing questions can help me understand how to answer them correctly, and it can help my daily conversation with other people by practicing asking questions. I learned that giving instructions can be used in my job career. If I know how to follow instructions, the people who would hire me will trust me to do my job without supervising me. Giving instructions and by doing it properly can make my life easier and the people around me. I learned in this activity how to start having conversations through a story. Telling stories can help me to apply for a job. This will make the interviewer understand what kind of person I am while working in their company. Because telling stories can help me to converse with other people and build a connection with them. I learned in this activity how to pronounce words better. Make the correct sounds when I speak with words. It's a big help to my job to pronounce words correctly, especially when you are talking in English. Pronouncing words correctly can make my conversation with others easier. I learned in this activity how to write better in one-sentence paragraphs. By doing one-sentence paragraphs help me to understand my words better. Not putting all ideas on it will make the person read and understand. It can help me a lot if I apply for the job that I will take. This one-sentence paragraph can help me help my conversation by simplifying sentences. That made me understand my words easier. I'm learning this activity how to shorten my sentences and how to make it simple to understand. This could help me by applying for the job that I want to apply for. Shortening sentences and making the words simple to understand can make the conversation easier. Okay. Part 2? Part 2. What's your feedback on the lesson so far? I learned how to write to make a conversation easier. It helps me to see what's wrong with my speaking and learn how to simplify the sentence I write. How was your experience? At first it's been hard because I haven't done writing since I graduated from high school. I'm learning now how to start making conversation. I also see my errors and grammar too. How do you feel the lessons will help you communicate better? I feel great now that I could write without worrying about what English words I will use. Writing helps me to remember words, and I am confident now with my speaking in English. What mistakes did we correct during the exercises? By simplifying the words in a sentence, I also see that I'm not good at using prepositions. Doing writing exercise, it becomes easier to spot grammar errors that I usually do not do. Okay, good. So, yun, naka-highlight. Same idea naman. So, mostly, yung mga hindi siya nag-complete na sentence. So, part 3, questions. I have problems with my typing speed. What do you recommend? May computer, may access ka ba sa computer? Wala po yung computer. Samsung lang po na Samsung Galaxy Note 7. Tapos, bumili lang po ako na Bluetooth keyboard. Bluetooth. Kailangan mong gumamit ng computer para sa typing speed. Eh. So, gamitin mo muna yung Bluetooth keyboard mo. Tapos, pag may chance ka, hindi ko alam kung pwede na mag-computer shop na yun. Mag-computer shop ka saglit. Tapos, online typing test. Tapos, tignan mo kung gano'ng kang kabilis. Okay po. Tapos, tignan mo lang kung ano na. Ang goal mo is 25 words per minute. Yes po.
Yun lang yung ano, goal mo is 25 words per minute. Pag naabot mo na yung 25 words per minute, pwede mo na siyang taasan. Okay. Do you have a course on typing? No. Hindi mo kailangan. Kailangan mo lang mag-type ng mag-type. Okay. Pero good job na nasulat mo lahat to. Bluetooth keyboard lang pala gamit mo. Mahirap mag-type ng sa Bluetooth keyboard dahil maliit yan madalas eh. Opo, kapag hirap. Kaya natatagalan din ko. Pero yun nga, pag na ano, pag humawa ka na ng ano, ng magandang keyboard, di madali na yan para sa iyo. Advance my knowledge in call center, what should I do? Kaka-release ko lang ng Zoom training namin about call center basics. Yes, yun. Nakuha ko na po yung ano din. Panoorin mo siya. Kahit mga dalawang beses or tatlo, hanggang maintindihan mo talaga. Tapos pag may question kay message mo ako. Masagot naman kami. Tapos, pa-remind ng ano, ipapadala ko sa iyo yung para sa writing. Kasi baka makalimutan ko. Okay po. Questions, pahabol. Pahabol na questions. Ano po? Ako? Linilista ko lahat ng kailangan kong gawin. Tapos, tinatanggal ko lahat ng pwede kong tanggalin sa, ano, sa schedule ko na hindi ano. Kunyari, minsan linalagay ko sa schedule, manonood ako ng gantong palabas. Minsan, kinakancel ko yun pag kailangan ko magtrabaho. Pero nagsaschedule din ako ng break time. Kailangan magpahinga. Kasi pagpagod ka, kahit anong ano mo, hindi ka makakapagtrabaho. So, ako sa ngayon, age ko, 36 na ako, binabantayan ko yung tulog ko. So, kailangan nakakatulog talaga ako. Hindi ako nagsa-cellphone bago matulog. As much as possible. Kasi pag nag-cellphone ako bago matulog, 5 a.m. na ako makakatulog. Tapos, sulat lang. Isulat mo lahat ng nangyayari sa'yo araw-araw. And isulat mo lahat ng balak mong gawin bukas. Napaka-simple nung part na yun ng advice. And magbabago talaga yung buhay mo. Sulat mo lahat ng nangyayari sa'yo today. And then, sulat mo lahat ng gusto mo mangyari bukas. Gawin mo siya araw-araw. Gawin mo siya for 1 year. Tapos, tignan mo kung ano mangyayari sa'yo. Additional questions? Meron ka pa? Making sure that my English, was it okay now? Oh, mas maayos siya ngayon. Tingnan na. I-apply mo yung lahat ng tinuro ko sa'yo sa week 2 bago may submit yung week 2. So, pagdating sa, yun, incomplete sentence, tapos being specific, lagay mo na. Okay? Para mas maganda siyang pakinggan. Para moving forward, ang focus natin, pronunciation na lang. Eh, mukhang okay yung pronunciation mo. So, pag okay na yung grammar mo, okay na yung pronunciation mo, dire-diretso na. Diba? Baka nga week 3 pa lang, mag-apply, pwede ka na mag-apply. And marami akong students na gano'n. Okay lang. E di mag-practice ka pa habang ano, yun muna gawin mo. Okay? Sige. Pag nagkaroon ka additional questions, message mo lang kami. And yun, yung posting nito likely mga 2 weeks from now kasi marami pa ako ini-edit. Sige. Usap tayo ulit. Yes, tuloy mo yan ha. Tapusin mo yan. Yes, sige. Talk to you next week or kung kailan ka kailangan matapos. Okay. Sige. Bye-bye. Thank you, sir. You're welcome.